Good afternoon po sa inyo. Good afternoon po. Aral kayo ng Korean language para balak niyong pumunta ng Korea mag-work doon? Yes po. Okay. IEM Korean Language Center sa San Fernando, Pampanga. Anyari, hindi kayo natuto? Hindi po kami binigyan ng magandang serbisyo po. Ano ibig sabihin ng hindi magandang serbisyo, ma'am? Bago po kami mag-enroll, mag-orientation muna po yan. Okay. Which is, ang mag-orient po sa amin, yung pong kinakasama po ng may-ari ng school, na si Mark Salazar. Kinakasama ng may-ari ang nag-orient? Opo. Sa amin si Wendy po. Chua po yan. Hindi si yung mismong... Po, tapos yung kinakasama niya pong si Mark Salazar, yung po yung lagi nag-orientation sa mga student. Marunong naman ito mag-salita ng... Yes po, sobrang galing po niya magsalita. Kaya opo. Lahat po ng mga student is maniniwala po talaga sa kanya. O di ba wala kayo natutunan kung magaling siya mag-Korea? Hindi po siya nag-aral ng Korean po. Bali, nag-hire lang po sila ng mga magagaling na teachers, which is hindi po nila napapasahod ng tama. Kaya lagi po umalis yung mga teachers namin. Umalis? Opo. Opo. So in short, wala kayo natutunan? Meron naman po. Meron po. Basic plus lang po. Opo. Pero basic sa po. Korean language po kasi, kailangan po dyan intermediate class, tsaka advanced class. Opo. Tapos, magmamock exam ka po, skill test, hindi po nila nagawa yung apat na yon. Tapos, meron pa po silang pinapromise na 70,000 po ng assistant namin po pag nakapasa kami ng exam. Na hindi natupad? Hindi po natupad po. Yun po yung inaasahan po ng mga student po. At sila ho ba ay sa testa, accredited sila? Hindi po. Yun po, hindi po sila accredited po. Since 2021 po, hindi po sila accredited sa ano. Okay. Sa TESDA. Ano pong gusto mangyari ngayon? Kasi po sa totoo lang, ako po, ang una ko pong gustong mangyari is mapa-stop po yung Wendy Chua na magpatayo po ng maraming branch. Kasi mm-hmm. po, lulukuhin niya lang po lahat yung mga tao eh. Mga kapwa po Pilipino na gusto pong magtrabaho para sa pamilya po nila. Yung tipong gusto po nilang yung ibigay po, nangangarap lang po kami na magandang buhay. Tapos lulukohin lang po kami ng ganun. Hindi naman po kami magagalit ng ganito kung binigay po nila yung servisyo na para sa amin. Saan po mga branches nila? Ilan po branches ano nila? Po, Dagupan, Paniki Tarlac, mga Tarem, Pampanga, at saka Valenzuela po. Magandang hapon po. Ma'am Edita. Hello po, magandang hapon po Senator Turtle po. Yes ma'am. Have you heard of IEM Korean Language Center? Ngayon lang po nabanggit ni Ma'am Rowan na itong Korean language na to na may nagko-complain daw po sa na taga Pampanga. Pero upon checking po is Senator, hindi po siya naka-register dito sa test na Pampanga. Precisely. That is the reason why we're calling you. Bakit po nakalusot ito sa inyo? Nagpapatayo na siya ng left and right ng mga branches nila na hindi naman pala sila accredited, wala silang permit sa inyo, at marami nang naluloko. Marami nang sa shortchange. Nagpa-promise silang serbisyo na ibibigyan nila sa mga estudyante nila para itong mga estudyante magamit yung matutunan nila makapagtrabaho sa abroad. Hindi nangyari yan dahil nga nasa shortchange sila. Hindi tama yung mga pagtuturo na ginagawa nila, yung mga sistema in place na para matutunan ang mga estudyante. Hindi nangyari. Yes po, Senator. Wala pong naka-registered na ganyan na school dito sa TESDA, Pampanga. So, ano pong plano nyo? Gayun pala nalaman nyo na itong IEM at Korean Language Center, hindi lang sa Pampanga, sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas. Dagupan, saan pa pa yun? Tarlac, Valenzuela, mga Tarim. Dumarami ito. Pero hindi, bakit? Tinatanong ko po kanina kay Ma'am Roan, saan po ito at ngayon lang po namin narinig yung pangalan na ganitong school? Sa San Fernando, Barangay San Agustin po. Yan po yung branch na address po nila sa Pampanga po. Okay. Ma'am, dapat pag tinype nyo yung IEM Korean Language Center sa inyo pong computer, makikita nyo na agad kung meron bang naka-register na IEM. Sabi mo, wala. Regardless wala po, of the address, po. Oh. So, anong plano nyo? Hindi pala registered to, hindi pala accredited. Anong plano? Bukas na bukas po, i-check namin dun sa location niya. Pag meron pong nandoon at titignan po namin, i-check po namin, Senator. Kaya mo, kung na-check nyo, na-verify nyo, na-confirm nyo na talagang hindi accredited,
walang permit sa TESDA itong mga branches niya, itong IEM Korean at sa Pampanga, itong mga main office, San Fernando? Opo. Okay, San Fernando, itong mga branches niya wala. So, anong plano? Ano po ito, sir? Issuean po ng closure. Ipapaklose po ng TESDA since hindi po ito registered. Correct. So, you will get in touch with the BPLO of the corresponding cities kung saan nakatayo itong establishmento ng IEM Korean Language Center, tama, para mapasaram. Opo, tama po. Mr. Carreño, magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator Rafi. Opo. Ito pong IEM Korean Language Center, may BPLO license permit ba ito sa inyo? Yes po, Senator, meron po siyang permit for this year. Meron siya permit for this year. Pero kung wala naman siyang permit sa TESDA, paano yan? Pag po napatunayan po na wala siyang license sa TESDA, magko-coordinate po kami with TESDA, revocable po ang mga permits natin. Ayun. Anytime po na may violation. Marirevoke daw po. Thank you po, okay, sir. Okay na sa inyo. Tapos dapat refund. Magkano po na bayad nyo? Yung po talaga yung gusto po namin lahat ng student po. Kasi po, kami po ay gusto po talaga namin mag-aral. Para nga po mapaghandaan po namin yung exam namin sa paparating po ng exam namin sa DMW po. Pero ang kaso, sandali po, I'll cut you off. Pero ang kaso, gusto po hindi naman accredited. So paano kayo makapag-exam sa DMW kung yung pinanggalingan yung school ay hindi accredited? Yun nga po, gusto po namin mag-refund para po mag-enroll na lang po sa mas legit po na school or po. Or sa TESDA. Opo. Ma'am Editha. Yes po. Tulungan nyo sila makakuha ng refund para sila ay mag-apply sa mga eskwelahan na kayo pong magtuturo, magsusupervise, na accredited ninyo, nang sa gayon, qualified na sila mag-take ng entrance exam. Ng exam sa DMW, Department of Migrant Workers, makapagtrabaho sa abroad, sa South Korea particularly. Okay sa inyo, Ma'am Edita? Senator, pwede po kaya sila pumunta dito sa aming provincial office bukas? Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyo. Sige, dyan sa San Fernando. Tulungan niyo po sila. San Fernando po. Opo. Opo. And then, siyempre, itong si Sir Salvador Carreño, tutulong din po, makipagtulong sa inyo para mapasara po ito. Tama ba ako, Mr. Carreño, sir? Yes po, sir. Makikipag-close coordination po kami sa TESDA Pampanga. Mabuhay po kayo, Mr. Carreño. God bless po, Sir Salvador Carreño. Sir, thank you po, sir. Mr. Carreño. Sige po, Ma'am Edita, darating po kami dyan. Ma'am Edita, salamat po. Sige po. Salamat po. Thank you po. Si may-ari ng learning center, si Wendy Chua, she's claiming na naging empleyado po siya ng DMW. That's why most the learners po, yung mga estudyante, naingganyang mag-enroll. Kasi, that was just her claim. Yes. Pwede siya mag, kahit naman sino, pwede niya nila i-claim na kamag-anak niya si Rizal. Yeah. O tatay nila si Bonifacio. Opo. And then... Maliban na lang kung meron talagang sulat galing from DMW na this is to certify that Wendy Chua is so and so to us. Ibang usapan yun. Show me that document and kasuhan natin yung taga-DMW na yun. Opo. Yun nga po. Kaya po, ginagamit niya po yung... DMW para po mainganyo po yung lahat. Ganun talaga yung mga scammer. Magne-name drop po yan. Hindi lang po yung DMW yung ginagamit niya. Pati po yung HRD po ng Korean po. Opo. Kaya nga po, so may proof po lang. Kami. May proof. May proof? Opo. Na? Na ginagamit niya po yung... Kaya nga po, ginagamit lang niya yun. Opo. So, dapat di tayo naniniwala. Lately na lang po namin alaman. Kaya nga, nag-name drop. Kasi po, lahat ng mga scammer, believe me, nag-name drop po yan. Opo. Para tumaas yung credibility nila sa mga tina-target nilang lulukuhin. Meron po silang page, 37,000 followers po, para magpa-fame lang po sa mga iba at makapanghakot pa po ng mga student. Yun po yung ginagamit ngayon, ma'am, po nila. Nakalat na ito dahil dito sa programa namin. Salamat. Marami po na makakalam nito. Thank you po. Wala nang pupunta sa kanila, lalo pa kung mapasara na sila. Pagpunta natin sa TESDA, papapasa sila isa-isa. Tapos ng buhay nila. Yes. Thank you po, sir. Opo. And then, kami na pong bahala. Mas paano ka nakalating dito? Nag-rent po kami ng van. Nag-share po kami. Magkano? Ng... Magkano? So, yung sa van po is 3.5 po. Tapos naiyak na si ma'am. Rent lang pala. Magkano lahat? Sige. Tapos po, sa gas, 1.5. So, magkano lahat? Papunta pa lang po yun. Lahat. Sige, magkano? Back and forth, magkano? So, 3.5 po, tapos 1.5. 3.5, si 1.5. Yun.
Oh, ayun po, 5-5 po. Paano papabalik? Yun po. Wala na po kami. Nagtipid-tipid lang po. Nagtipid-tipid lang. Buti nga po pinakain po kami sa labas. Oo nga po. Oh. Thank you po, Sir Rafi. 8-5. Opo. O 8-5 pala, ba't nyo nilitan pa 8-5, papunta pabalik? Okay. Yes. Eh, akin na, bigyan natin sila 10,000 para i-reimburse natin. Eh, kasi syempre, naluho ko na nga sila. I-reimburse ko ha, 10,000 para bayaran nyo na agad yung inyong dyan sa ano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Wow, thank diba? You po. Thank you po. Para okay, pagkain nyo mamaya pag-uwi. O, oh, yan. Sige, pa. So, yan na lahat pala. Para meron kay merienda. Sige. Okay, pagkain. Okay. Pakibilang na lang. Sige. Bukas na bukas. Kaya may pupunta akong reporter doon sa Pampanga. Kausapin kay lahat. Diretso tayo sa testa. Okay? Okay po. Problema. Promise. Masasarap mga ito. Maraming salamat po. Thank you so much therapy. Po. Ingat po kayo. God bless po. Okay. Thank you okay po. Na umiyak. Opo. Okay, sige. Thank you. Sige, okay na. Magandang hapon po. Punta kayo doon kay Odette. Thank you po. Yes, sir. Yes, ma'am. Opo, ma'am.